Hello guys! Welcome back for another video. And for today's video, mag-share po ako ng isa sa experience ko dun sa baby ko dahil sometimes hirap siyang mag-poop. By the way, he is now 2 years old, toddler na siya. Share po ako ng experience ko about dun sa pag-poops niya simula nung newborn pa siya hanggang ngayon na toddler na siya. And kung ano po yung mga ginagawa ko, kung paano ko siya tulungan para makapag-poop, kung ano yung mga pagkain na pang-poop sa kanya, and ano yung mga iba pang mga technique na ginagawa ko para makapag-poop siya. So by the way, before we start, follow niyo po ako sa Facebook ko, sa Facebook page ko, and sa IG ko. Then, syempre subscribe kayo para updated kayo sa mga bago pong video. So yun guys, disclaimer pala, bago ako mag-start, disclaimer, hindi po ako mom expert. This is just based on my experience guys. And gusto ko lang pong i-share sa inyo. And comment down below kung ano din po yung experience nyo about din dun sa baby nyo para malaman ko rin or matutunan ko rin or kung may ano ba, ma-apply ko din, ganyan-ganyan. At yun, so start na tayo. Currently kasi, naka-experience si Savely ng 3 days ata siyang hindi nag-poop. Tapos, parang hirap siya. May attempt siya na gusto niyang mag-poop. Yung tipong pupunta siya sa ilalim ng table, at pupunta sa gilid, iiri-iri. Yung alam mo na yung ganung mga signs niya ba? So yun, alam mo na magpupup siya, siya, tapos hindi natutuloy, tapos tingnan mo, wala talagang lalabas. Pero minsan umiiyak siya kasi parang hirap siyang magpup, ganyan. Pero gusto niya, parang ngayon lang siya na ulit na ganyan, na 3 days, 4 days, hindi siya nagpup. Tapos, pero yun nga, sabi ko sa inyo, may attempt siya. And since kasi siya, nung months old pa lang siya, nangyari yan na, di ba kapag months old ka pa lang, kailangan mag-poop lagi kasi ganito, ganyan, araw-araw dapat mag-poops sila. Tapos, ang experience ko before, months old pa lang siya noon is, hindi siya nag-poops ng 2 days. Siyempre ako, worried ako kasi, but 2 days, parang first time, siyempre first time, mam nga ako, then first time, ganyan. Tapos sabi nga din nila na kapag breastfeed si baby is okay lang na hindi siya mag-poop ng within 1 week. Okay lang daw yon kasi parang inabsorb niya yung nutrients. Pero kapag formula milk daw, dapat required na at least every day na mag-poop sila. So yun yung nabasa ko, yun sa ayon din sa mga ibang parents, ganyan. Sabi ko hindi na ako ganun nag-worry, pero syempre di pa rin may lips na isip ko bakit hindi siya mag-poop noon, ganyan. Eh marami naman siyang nadidede, ganyan. Nag-eat na rin siya ng solid noon that time. And ayun, sabi, huwag daw mag-alala kasi breastfeed naman ako, ganyan. Breastfeed naman daw siya. So yun, kaya ayun yung experience ko sa kanya noon. No, hanggang sa nung lumalaki siya, kapag 1 day to 2 days hindi siya nag-poop, gagawa na ako ng paraan, ano yung mga pagkain na pwede kong ipakain sa kanya para mag-poop siya, ay para mag-digest ba, para hindi siya ma-stuck doon. So yun guys, yung mga pagkain na pinapakain ko sa kanya, ang pa-poops niya is, una, syempre papaya, hindi mawawala sa kanya ang papaya. Syempre subok naman na talaga yan, yung papaya is talagang pampabilis ng digestion nga. O pangalawang tinry kong fruit sa kanya is yung dragon fruits. Kasi pampapoop din daw siya. So, tinry ko na siya and it works din nung minsan na meron kami dito sa bahay. Kasi mahal yun eh. Meron kami sa bahay nun. That time, hindi siya nakapag-poop. Kaya pinakain ko siya. So, ilang oras lang nag-poop na siya nun. And pangatlo is yung peras. Nung baby pa lang siya nun, months old pa lang siya, yun talaga ang pinapakain ko sa kanya nun, isa yung peras na yun, and nagpo-poop talaga sa kanya yun. So minsan kasi wala ding peras tayong mabilhan, kaya ganyan. So yun, na-try ko na po and okay po siya. So next is the apple, pero bihira ko siyang maipakain kasi ngayon ayaw niya na, kasi medyo maano siya, diba, parang rough, ayaw niyang kainin, ayaw niyang, pero pinapatry ko sa kanya and sometimes naman it works, pero talagang nakakatulong yun sa digestion din naman talaga yung apple. Kahit sa atin matatanda, nakakatulong yun. Next is gulay. Syempre, mga green leafy vegetables like malunggay, mga masa something green, mga green. Fiber enriched kasi yung mga yan eh. So, nakakatulong talaga. Natural na nakakatulong sa digestion natin. And kapag ganun na, feeling ko na hindi siya nakapoop ng isang araw lang, yun, nagugulay na ako, ganyan. And syempre, next is more liquid intake like water. So, ako, pinapatry ko si Savely sometimes ng yung alam niyo yung Delight, yung parang Yakult siya, pero may fiber enriched siya.
And sabi kasi nila talagang nakakatulong yun. So, tinry ko siya. So, pag talagang ay mapadaan lang kami sa 7-Eleven, ganyan-ganyan. So, bumibili ako ng maliit lang. And lalo pag alam kong hindi siya alam niyo ba, effective sa kanya yun. As in, ilang beses na namin nagawa yun sa kanya. Effective sa kanya. May fiber enrich kasi yun. And then, probiotics pa siya. So, pero hindi ko, syempre hindi ko mararecommend na araw-araw. Sa age niya, hindi ko mararecommend na araw. Kasi ma-sugar din kasi yun eh. So, yun guys. Pero effective siya. Then, yun nga. More liquid lang talaga. Liquid lang para talagang hindi titigas yung poop niya. The next is guys, sometimes nag-ano kami, nag-walking, ganyan, walking, pinapalakad ko siya, pinapatakbo-takbo ko siya para, kasi sabi nga nila, kapag ano, makakatulong nga din, parang gumalaw-galaw daw yung mga something-something mo dun sa sa tiyan. So yun, kahit sa mga matatanda or malalaki, di ba, nakakatulong yun. Yun yung mga ways ko sa kanya. Then lastly guys, I love you massage. Kung alam nyo yun, kung familiar kayo dun, so ginagawa ko siya na massage ko yung chan niya, pero hindi yung hard ha, as in mild lang. Ganyan lang siya ka-smooth, ganyan lang po ang ginagawa ko. And I love you. Kita ko lang din naman yan sa FB group ng isang parent group. So yon. So pwede nyo rin din po i-search yung I love you massage. Marami pong gumagawa yan sa YouTube. And tinry ko po sa baby ko. And agad-agad po talaga siya niyan. Mga siguro ano lang, oras lang din. Magpupo siya. Hindi ko alam kung anong magic dun sa massage na yun. Siyempre guys, this is just my experience. Before trying anything about what I mentioned, pwede nyo pong itry, pero pwede rin pong hindi mag-work yun sa inyo. Try to ask your pedya din kung bothered kayo or what or ganyan-ganyan. This is lang based on my experience and hindi ko po kayo in-encourage na gawin din to. Pero pwede nyo pong itry and sabi ko nga, you do you kasi ito lang naman po yung experience ko. So yun guys, yun lang po ang mga ginagawa ko sa kanya. And by the way guys, nililimit ko yung pag-iit niya ng banana kasi dun talaga parang, syempre alam nyo naman ang banana, diba? Pampatigas talaga ng boop yun. So, nililimit ko. Pero, meron siyang banana intake kasi gusto niya yun. So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo sa video na ito. And for more updates guys, please follow my FB page and Instagram. And syempre, subscribe kayo para updated kayo sa mga bago ko pang videos. Guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye!